Good day, everyone. This is Cian S. Gaza, and welcome to the Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. The big question mark sa lahat is, ano ba talaga yung tunay ng motibo? What's the real deal behind all the social media stunts, the social media publicity, the social media propaganda of this Francis Leo Marcos? Ano ba talaga yung tunay na dahilan siyan kung bakit out of nowhere, biglang may lumabas na nagpapanggap na membro ng powerful Marcos family by the name of Francis Leo Marcos, laktang bigas, sakit bigas, 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 bigas. Ano ba talaga? Sino ba talaga siya? Para saan ba talaga siya? Ano talaga yung motibo niya kung bakit na ginagawa ang lakas ng ito siya? Bigyan mo ng klaro. Uy, klaro sa amin, uy! Okay? Akala niyong lahat. Okay? Ang isip niyong lahat is, this is some sort of a political propaganda in preparation of the 2022 elections. Dahil siya itatakbo isang senador. Diyan kayo nagkakamali. Okay? Palabas lang nila yun is just a mere diversion. Kung mali pala yun siya, ano ba talaga yung tunay na dahilan? Okay, makinig kayo. This is the real reason, guys. Okay. Francis Leo Marcos, under the name, real name of Norman Antonio Magusing, ay ginamit lang ng isang tao, ng isang investment scam syndicate as a fraud. Okay? Why? Ang problem kasi, way back, December, okay, nagpa-plano na itong investment scam syndicate na to, itong isang kumpanya na pwede lang itayo by 2020. Kasi itong isang investment scam syndicate na to, I know them personally. Ay, marami nang naitayong kumpanya, mga investment scams for the past how many years already, para kumubura ng milyon-milyon, okay, sa maraming Pilipina, even billions, tapos i-exit lang sila, tatakbo nila yung pera. So, nag-isip sila last December, November, okay, nakarating sa akin. Nag-isip sila ng isang kumpanya na pwede lang itayo sa 2020, okay, isang investment scam. The problem is, pagpasok ng 2020, nung i-execute na nila last February, okay, last February and March, nung i-execute na nila, the problem is, meron ng pandemic, mahirap na makakuha ng investment sa mga tao kasi walang pera yung mga tao. Okay? Ngayon, this is investment scam syndicate na isip nila, okay, to take advantage of this COVID-19 pandemic. Okay? At gumamit ng isang fraud na papalabasin nila, i-build nila, ipag-package nila as an icon, as a philanthropist. Okay? Ng mayamang tao na pagkasabog sa social media world. Okay? Na tumutulong. Pero gagamitin lang nila ito as a weapon. Okay? Para ma-execute yung scam na gagawin nila. At ang ginamit nilang front is si Francis Leo Marcos. Bakit biglang sumabog si Francis Leo Marcos out of nowhere? Bakit ganun nila yung social media mileage siya? Sobrang bilis! In just a matter of overnight, boom! Meron na agad icon na Francis Leo Marcos. Meron na agad online personality na Francis Leo Marcos. Why? Because this investment scam syndicate paid, alright, is paying 220,000 per month. Doon sa isang tao, nakilala ko rin, okay? Doon sa isang tao na may hawak ng multiple BBS pages. Kaya kung may isip ninyo, bakit nagtataka? Yung mga videos and live, okay, and all other, ini-edit pa talaga nila mismo. Yung mga live ni Francis Leo Marcos, tapos ini-edit pa nila. Hindi ba kayo nagtataka bakit lahat uploaded to different pages and pag chinek mo lahat ng pages na yun, ito yung mga BBS pages. Na sobrang tindi ng mileage na umaabot talaga ng how many views, 5 million views, 10 million views, 300,000 reacts, 200,000 reacts. It's a well-executed plan between the investment scam syndicate, okay, in this particular person, si Mr. BBS Pages. Nagbabayad itong investment scam syndicate kay Mr. BBS Pages ng 220,000 per month. That's their contract. Okay? Para lahat ng mga propaganda, Facebook lives, and all the video uploads of Francis Leo Marcos ay may upload sa lahat ng BBS Facebook page na hawak nitong tao to for 220,000 pesos per month. Then boom! This is Francis Leo Marcos. Ang ginagamit nilang props, okay? Take note. Ang ginagamit nila ngayon na strategy, okay,
is binabanatan nila yung puso ng masa. That's the reason why ito na rin yung tinarget nila, yung mga DDS pages. Kasi masang-masa to. Alam niyo yung mga DDS, tama? Di na natin kailangan i-elaborate. Alright? Ang mga DDS, madali itong makuha emosyon. Pag ganyan may tumutulong ako, basta tumutulong, bla bla bla, wala naman kayo, bla bla bla, samba yan, samba, okay? Cool to yan eh, cool to yan. So ngayon, yung nakuha nila yung mass base na yun, as followers ni Francis Leo Marcos, boom! Parang biglang eh, isang kulto. Si FLM. Na siya naman talaga si Norman Antonio Mocosin. Na ako yung strategy nila. Kaya yung ginagawa nila is, kinukuha nila yung punta-punta nila yung masa, tutulong yung masa. Sino may gusto ng bigas? Truck ng bigas? Pero itong, you know, yung truck ng bigas ang nasa nasa likod. Ano? Sino ba? Challenge! May naman challenge! Blah, 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 di ba? Puro kuda eh. Puro kuda si FLM eh. That's the strategy, tama? Yung likod na yon, yung nasa likod, yung truck ng bigas, it's just a mere props. And based to my very, very credible source, na nakausap din siya ni Aling ng mga trucks, okay? Nag-rent lang sila ng mga trucks, 3,000 to 3,500 per day para gamitin trucks at trucks lang din yung fixed na bigas na yun na pinoprompt nila kahit naman talaga wala sila talaga ang pinapamigay. Meron pa konti-konti pero yung toneto nila ada na channeling na talaga nakarekta sa tao, no? Binibigyan nila ng bigas, narekta lang nila sa mga politicians for the sake lang din of propaganda para mas nakakatakpas at tumataas po yung credibility ni Francis Leo Marcos. Okay, kaya kayo lahat na baliw. That's the reason behind kung bakit lahat may kita niya yung mukha niya everywhere at marami nagtatanggol sa kanya mga apostoles niya because it's the DDS pages and with its followers ay naging foundation ni Francis Leo Marcos sa social media. And ang tanong mo sa amin, okay siya, okay, alam na namin ngayon na ganyan nangyari. Ang tanong namin, ano ba talaga yung scam na execute nila nitong investment scam syndicate? Bakit sila nakipag kutsaba dito sa DDS, Mr. DDS pages, at bakit nila ginamit na funds si Francis Leo Marcos? What's the, ano yung benefit nila? Ano mga pakinabangan nila? What is the scam behind this? The scam behind this is the moment na mabuild na nila si Francis Leo Marcos as a philanthropic icon, as a philanthropist, na isang mayaman, okay? Na tao na tulong ng tulong ng tulong. Pag nabuild na nila ito as a philanthropist, doon na sila mag-i-start kumuha ng mga donations online mula sa mga OFWs. Kung baga, ang ginawa nila, pinuntiryan nila yung masa na madaling masway. Alam niyo naman, especially itong DDS na to, madaling masway, pinuntiryan nila to para magkaroon siya ngayon ng matindi. Alam niyo naman eh, pag DDS eh, talagang solid yan kahit anong mangyari hanggang kamatayan, DDS kami. Tama? Ganyan sila eh. Kaya ngayon, nasinuporta na sila FLM, nagkaroon siya ngayon ng foundation. Okay, si FLM, nagkaroon siya ng foundation, ito na yung mga solid followers nila, suswing na ngayon yung public, at ito mga middle class, na unti-unti nang humahanga sa mga good deeds niya sa philanthropies, ito na ngayon yung peperahan ng investment scam syndicate, at mag-execute sila with different Facebook groups, different website, etc. Nakukuha ito ng mga donation. Actually, nakapag-start na sila 3 weeks ago. Ang dami ng OFWs, nakalikom na rin silang million, imagine that! Believing that this Francis Leo Marcos is a philanthropist, okay, and they want to support the cause of FLM in helping the poor Filipinos in these trying times, in this COVID-19 pandemic period, okay, nang inag-dominate na yung mga tao. And dapat ang next na gagawin pa nila is magtatayo na sila ng different charitable institutions and different foundations na ang icon ang naka-front pa rin is si Francis Leo Marcos. At itong mga institutions na to, charity foundations na to, ito yung kukuha ng marami pang donations na million donations mula sa mga company, etc. sa mga mayaman, donation. Tapos online din, okay? Online execution sa mga OFW and middle classes na gustong tumulong sa cause at napahanga na rin ni Francis Leo Marcos. Bumilib na sila, kukuha rin ng donation. At yung million na donation na yun na dumadaan through different medium like this foundation na i-register nila lang sa as non-profit organization, this blah blah brotherhood, this blah 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 blah, and all online, basta anything na makakakubra sila ng donation in the fastest way possible and also in the legal way, okay, by incorporating it. Maglalagay sila sa banko ng 1 million and they can take donations. Lahat yan, boom! That's the plan supposedly. Makukubra sila ng milyones using this front na Francis Leo Marcos na binild nila, pinakage nila as a philanthropist icon
personality na maraming followers na ang base mismo niya, foundation nila is mga DDS na ito kumakalat sa mga propaganda, bigas dito, then from there, they take donations. Then, boom! Makakubra sila ng million-million at bigyan na ng bagala ako after few months. 3 weeks ago, nakapagsimula na sila. If I'm not mistaken, nakakubra na rin sila somehow ng kulang-kulang 10 million kasi nagsisimula na sila online and taking it from the OFWs. Pero, nasira lahat ng plano nila nung nahuli at naresto si Francis Leo Marcos Kamakailan. Sad, no? Okay, so that's the reason behind, alam niyo na ngayon, that's the reason behind all the propaganda, social media signs, that's the reason, exact reason behind kung bakit merong isang Francis Leo Marcos na nag-exist out of nowhere in this pandemic period. Kasi ginagamit lang taas weapon para makapag-execute ng matindiyang scam worth millions of pesos and even billions sana. Okay? By this particular investment scam syndicate na nasa likod niya. And that's it. Thank you for listening. This is CNS Gaza always saying, damn! Bye-bye!